bago ka dito, ako si Wesley. At gusto ko lang ipaalala sa atin na kahit sino ko man, masipag ka o hindi, at some point, lahat tayo coded maging useful saka sa mga sarili-sarili natin mga paraan. Bakit? Kasi unang-una, sino bang gusto na walang gawin? Although may mga times na pagod tayo, may mga times na marami tayong ginagawa tapos gusto natin maghanap ng pahinga. Pero once na nakuha mo na yung pahinga na yun, once na nakapag-rest ka na, masasabi mo pa kaya na gusto mo tong walang ginagawa? Diba? Meron lang tayong isang certain span ng time para magpahinga kung pagod tayo. Pero after nun, gusto na natin may gawin. Pero pumunta naman tayo sa pangalawa na ayaw natin na may gawin na alam nating masasayang yung oras natin. Naniniwala ako dito kahit na may mga times na alam natin kahit sa sarili natin na nauubos yung oras natin. For example, nagsiselfone tayo buong araw, nanonood lang tayo buong araw. Pero masasabi ko pa rin na kahit sa mga ganong klaseng mga ginagawa natin, ay ayaw pa rin natin maubos or masayang yung oras natin. Bakit? Kasi ano bang gusto mo? Maubos yung oras mo sa mga ayaw mo namang gawin? Or magamit yung oras na meron ka para matapos mo na yung series na gusto mong tapusin? Or makapagpataas ka na ng rank mo sa Mobile Legends? So in one way or another, gusto pa rin natin maging useful yung oras natin. Kahit na in reality, itong mga ginagawa natin ay mga nakakapag-ubos talaga ng oras natin. So itong pangalawa, medyo subjective to. Pero naniniwala ako na yung pagiging productive, hindi siya yung marami kang ginagawa sa isang specific number of time. Pero ito yung marami kang nagagawa or na-accomplish sa isang specific number of time. So ano yung point ko dito? Na sa lahat ng mga ginagawa natin, may mga times na nagiging productive tayo, pero may mga times na nagiging busy lang tayo. For example, sa pagbabasa natin ng mga news, pwede natin sabihin na napakahalaga ng pagbabasa ng balita. Kasi dahil dito, nagiging tayo ng mga new information, marami tayong natututunan, nagiging update tayo sa mga nangyayari sa bansa natin, sa paligid natin. Pero kung titinan mo yung sarili mo at the end of the day, nakatutok ka lang talaga sa cellphone mo, nakatutok ka lang sa balita, sa TV, na hindi ka naman talaga nakatulong masyado sa bahay. Ganon din sa mga pagbabasa natin sa post ng mga ibang tao sa social media natin, sa pag-Facebook natin, sa pag-scroll natin buong araw. Pwede mo sabihin na naging updated ka, na marami kang natututunan, marami kang nalalaman sa mga nangyayari sa paligid, sa mga celebrity. Pero at the end of the day, nasa cellphone ka lang. Although pwede mo sabihin na marami kang nagawang mahalaga doon. Pero at the same time, naging busy ka lang talaga. Hindi talaga yung productive. Kung ilalagay natin yung context sa pagiging estudyante, napakahalaga na magbasa ng notes. Napakahalaga na mag-review or mag-recall ng mga dati mo natututunan. Pero kung puro review ka lang, puro recall ka lang, tapos inutusan ka ng magulang mo, hindi ka naman sumusunod, kaya may assignments ka pa na hindi natatapos, may projects ka pang hindi nagagawa, pero hindi mo pa sinisimulan, masasabi mo pa kaya na productive yung pag-review lang buong araw? Although tama yung pag-review, pero hindi dapat nauubos na yung oras natin sa pag-review. Kaya siguro sa lahat ng bagay na ginagawa natin, siguro maging aware tayo sa mga ginagawa natin. Kung marami pa akong na-accomplish sa oras na meron ako, or baka nasa sidetrack na ako sa paggawa nito na nagiging busy na lang ako. Though hindi ko sinasabi na dapat maging productive tayo palagi. Ako, hindi ako productive palagi. Pero sa mga araw na nagiging unproductive tayo, mahalaga na yung pagiging unproductive natin maging motivation natin para maging productive sa susunod. Dahil hindi naman tayo lahat perfecto. Hindi naman tayo lahat maayos natin yung oras natin sa bawat segundo, sa bawat oras na meron tayo. Pero maging motivation sana ito para maging productive tayo sa mga susunod na araw or sa mga susunod na gagawin natin. So medyo maikli lang tong video ko, no? Kung nagustuhan niyo itong video na to, like lang kayo. Kung ayaw nyo, isa nyo sa ayaw nyo. Subscribe kayo at hit nyo yung bell para sa mga susunod na video. Can you tell me why? Can you tell me why? I'm down, yeah. No friends of mine, no friends of mine around, yeah. Now I'm thinking of, now I'm thinking of, might have caught the dream.